At higit sa lahat, papasalamat ako sa Panginoon na ako ay umabot pa ng gantong edad na 80. Ayan, papasalamat po ako at ako. At sana ako ay pagkalabang panguli ng maraming karawan para makasama ko po ang aking mga pamilya o mga anak sa darating na araw. Sa aking okasyon na ito, ang mga anak ko po ang nag-sponsor sa akin na hindi ko mainaasahan na sila yung gumawa ng paraan para meron lang ka mapag-salo-saluhan. Kaya ito sa marami rin pumunta rito. Salamat po sa kanila kahit na anong pag-ana sa kaunting sa aming nakayanan na pagsalo-saluhan. Ay pagpasensyaan nyo lang nyo. Sa madalit sabi po, sa mga anak kong yan, sana huwag kayo magsawa sa akin na inyong binibigyan pa ng atensyo. At ako, ang angat ko talaga ay sana mabigyan pa ako ng mahabang buhay para makasama nyo pa. Kaya lang, hindi natin hawak ang panahon. Kung sakali, talaga ako ay mapunta sa taktang panahon, ang hinihiling ko na sa inyo, sa aking mga anak, kung magkaroon kayo ng pagmamahala at alisin yung mga bagay na hindi maganda. Yan lang naman ang aking hinihiling. Sana magampanan nyo sapagkat kung sakaling mawala na ako, kung mawala man ako, at magagampanan nyo, maligaya ako at masaya ako. Dahil yan lang naman ang uugra ko ipamana sa inyo na kahit tayo ay ganito ang buhay, yung pagmamahala na yung sana mawawala at respetuhan sa bawat isa. Kaya sana po mga anak, hinihiling ko na sa inyo. Hindi ko masabi kung ilang araw, ilang linggo at ilang buwan lang ako rito. Pinakikiusap ko lang sana kayo magkaroon ng mga pagmamahalan at konsultahan para maganda para sa akin. Yan lang ang tangi ko, may maiiwan pabahon. Salamat sa ulitin ko. Salamat sa mga suportang ninyo na pinagkaloob sa akin na hindi nyo ako pinagsawaan. Kaya kayo lahat, mga anak ko, salamat. Sana huwag kayong pakalimot sa Panginoon sa inyong kalagayanan. Yun ang importante kong maisasabi sa inyo pagkat walang imposible sa Panginoon kapag tayo ay tayo ay lagi nakakuha sa Kanya. Kaya yun lang po mga anak, sana ngayon at sa darating araw maging maganda ang takip ng ating buhay. Maraming po salamat sa inyo pong lahat. Magandang gabi po sa aking mga pamilya. Ito lamang Jesus, wala nang iba pa. Thank you.
Salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong tangal. Sino may pag-ibig? Ang pagpunta ng Diyos.
aming sayang na lamang tao upang sabugin ang santiktigan na ito sa kapangamanan. Sa inyo po ang lahat ng kalwalhatian, ang kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen.
At
nakikita ko po si Najisi at siguro nakikita ko po kuhang buhay yung nagagagala ng kanyang anak. At sa kabataan na po hanggang ngayon, naladala niya rin po yung mag-exerba ng kanyang ama. Kaya po, ngayon kami po at kami sa kama naroon, kami ay gabayan mo at kami naging sa kami sa kanon. Hindi ko po masabi kalungkutan dahil ikaw ay anak po sa akin. Diba po? Sana po aabutin din namin yung higa na kagaya mo. Makatag, mag-ibay, good readers, and good tatay sa pamilya. Ito ang ganyan kami po sa akin na. At saka mga rehoy na lang po, so hindi po kami papagaya. Bilang mo yung mga pamilya. Natagtag ng sugat sa katawan at nakaigarap itipuan ng mayaman. Sa hangad na matagpunan, matagpunan man lamang ng mga hulog na hulog mula sa pagkataong mayaman o sa hapag ng mayaman. At tuwing nililipit na lalakitan siya ng mga aso at tinibilaan ang kanyang mga sugat. Ilang bagay lamang po ang mahalaga ng ating bibigyan ng pahing sa mga kalaban na binigay sa atin ng kanilang sa atin. Lahat po ng tao ay darating sa tayo na tayo po'y magsusulit ng ating mga buhay. Katulad ng kay Mili ngayon, siya ay nauna na labdahin na ng Panginoon samantalang tayo ay nabang pa. Mga kaibigan, ang buhay ay maikli lamang. Tutututusin. Hindi natin maikumpara ang hama ng buhay ng ating itatagal dito sa mundo doon sa haba ng buhay na walang hangganan pagdating sa kapilang pangkat. Amen po? Hindi po natin maikumpara ang haba ng ating itatagal dito sa lupa sa walang hanggang haba na itatagal natin pagdating sa panahon ng ilang taong Diyos. Si Tatay Mili ay namamahala. Si Tatay Mili ay binigyan ng Diyos ang pangangaman mula sa lahat ng kanyang pagpapagalang sa mundo. Lahat po tayo mararanasan din natin. Katulad ng lalaking mayaman na ating pinasasapan ko at ng lalaking mahirap. Ang dalawang taong ito ay pareho namatay at pareho may kinalagyan pagkatapos ng kanilang namatayan. Napansin po natin na ang lalaking mayaman ay napunta sa isang lugar na kung saan harap na yung krusya dahil ang init ng kanyang kinalagyan. Ang apoy na nagdadala doon sa lugar ng kanyang pinagkakas, hindi po niya kaya tiisin na makamainit. Ito po ang mayaman na dati ay namutik-tik sa lahat ng karangyaan dito sa lupa. Samantala sa kabilang tao, nakita po natin ang kwento ng isang kulubing na matay na nung siya'y nagpupuhay dito sa mundo, siya po ay namumulong kahit ng mga humot sa ilalim ng hapas nung mayaman sa pag-asa na mayroon siyang pagpupulot at kahit na kaunti-kaunti ay mayroon siyang patakay sa hirap ng kanya sa buhay. Ngunit pansinin po natin na pagdating ko po sa kapilang buhay, magpinto po ng kanilang kalagayan at kapalatanan. Yung babae, yung galating mayaman, napunta sa isang kalagayan na wala kasing hirap. Mas mahirap ng labas kaysa yung kanyang karanasan nung siya'y nandito sa mga palaman. Samantalang yung lalaking kulungin dito sa mundo, nang siya ay naandun na sa kabilang buhay, ang sabi ko ng banal na kasulatan, siya ay nasa piling ni Abraham. Si Abraham po sa aklat na banal ay ang ama ng mga laman ng lahat kaysa sa atin. At siya ay isang lalaking tapat na nagmahal sa Diyos, si Abraham. At siya ay dun sa langit. And so nang si Abraham
Allah ay mamatay sa lala siya na patuloy at yung ulumin na matay kasama ni Abraham yun ang sabihan. My God, alam mo yung ibig sabihin ko ang buhay pala sa mundo ay hindi maaaring maging sumatan ang kayamanan pagdating sa pagkahatol ng Diyos kung saan tayo ang ating buhay ay pinabuhay dito sa mundo habang tayo sa buhay. Ang pangungusap kung saan tayo sa tutupo pagdating ng matapos na ang ating nagbayan ay sa matalas dito sa pagtutupo. At sa abutin ang palad ang kulubi. Sana ang Panginoon Jesus sapagkat siya lamang ay ang ating yung pangparating tayo sa amin. Wala ang pangparating. Walang ibang pangalan na makapakatagal sa atin, sa pagkasal, kundi ang pangalan ng Jesus. Kaibigan ng Diyos, ang dalang pagkasakan ng kasalanan. Sa hindi pa itiwasan, nadarating na makagalap sa ating mga hinaharap ng kabuhayan. Lahat ng kalpay ng susunod, ng pag-iisang tangkay na pinaharap sa ating at ng pangkabagang kita. Ang pagkakalap, may pangkakalap ng pangkakalap of how I live, I want to serve. Ang napapatay na ito, na makipagsunyakan sa Panginoon, upang paano na pagkakalaya ang ating mga tsukutan, isa sa Panginoon. Ayon na ito. Panginoong Jesus, dalawin na ito, na ang nagsama mo sa Panginoon, ay ang inarating po ninyo sa puso natin, na naunawarang po namin ang Panginoon. At ito po ay isang matiging paalala sa amin na ang buhay dito sa mundo sandali-sandali lamang at ikumpara sa walang hanggang katapusang buhay pagdating ng pagkakataon na kami ay makipagsulitan sa inyo. Dadaan kami sa pagpapagpaglago niya sa amin. At Lord, ibig po namin makapasama. Dalangan na po na bawat isa na namin ito. Ipapasama po namin. Lagyan niyo po ng panalampalataya ang aming mga kasama. At Lord, ayahan niyo po ang panalampalataya ito ay maging hindi na maging mahawal sa Kristo. At Lord, ibig namin ang kumaan na nagmuna ang salamat at pangalim at sa Kristo ang iyong salita. Sa salabi mo sa iyong salita sa Bible, Lord, na ang tao ay hindi lamang nagbubuhay sa tinapay ng mundo ito, kundi sa bawat salita na mumunawin sa Panginoon. Lord, ipaunawa mo po sa bawat isa sa amin ito. Upos sa iyo na Panginoon magkaroon kami ng tatunay Panginoon ng pagkakipagmahal sa paraan na nagkala mo ang aming tutong pagkuhaw para sa presensya mo sa amin sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po, Panginoon, Lord, ang buhay na sumasa amin ngayon at sa iyo kami ang susunod ito. Sa itinakilala ng mga kaibigan, kung gusto niyo pong panggapin sa Jesus na iyong panahon, kayo sa Panginoon. Madali-madali ang tutulong. Susalin natin ang simple ko na lang. Sabihin lang natin, Panginoong Jesus, salamat po. Kayo ang Diyos na nagtatawa ang tao ng isang. Patawarin niyo po ako sa mga naging kasalanan sinadya ko man ulit mo. Natatandaan ko man ulit mo lang. Panginoong Yesus, inihiling ko po ang pagkahari mo sa aking buhay. Paspasan niyo po ako ng banal na Espiritu at Lord, maghari mo po sa buhay. Ibig ko na kayo ang makakasama ko kasama ng inyong lahat ng hinira pagdating ng itinakdaan ng panahon dyan sa inyong buhay. Lord Jesus, maraming salamat. Inibigyan mo kami, Panginoong Lord, at magpapasa sa pamamagitan ng mga pagpapahayag at iyong salita. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng halwalhatian at kapurihan. At Lord God, sa gabi ito ay dinadalangin ko ang bawat isa. At sa pagpuhin sa kanilang mga tahanan sa aming mga tahanan, katulad na po gabi ito, Panginoon Lord, kapag kami mo kami sa bawat sandita at magpaalala na kami sa kanilang. Lord, uuhaw kayo sa aming pagmamahal. Uuhaw kayo sa aming pagkilala na kayo lang.
ang Diyos na makapagpunan sa kanya. Lalo na sa panahon na kulatay ng Panginoon, na kami ay mapapalitin ng maraming challenges sa buhay, na walang makapagpatalit sa aming katiyakan, kundi na kanya ng Diyos. Maingat na po pinabalik sa iyo lahat ng patuloy at pagbalahat ka na, mamusap na kayo, patuloy sa puso ng awa sa kahit magpatapos ng tawanan. Kung aming sapat na lamay, kanal na espiritu ng aming Panginoon sa Kristo, paspasan mo po kami ng iyong niyaanay at bigyan mo po kami ng tunay na pakikita ng iyong pagpapuso sa Panginoon. Salamat po muli sa inyo at ang kapulungan at kalaranan at kalwatan sa pangalan ng Jesus ang lahat ng sasabi mo. Amen. Amen.
hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my. Pamilya ko, hindi po namin malilimutan to, yung mga pinabubuhay.
kayo po ang bigay lakas loob sa amin. Hamon at tamang na aming tinaranas. Kaminig sa lugar natin. Aabutan ang mga kapo natin, mga anak natin, ang pangalang kaminig na nakakamin sa isipan natin. Dahil nakakalim lahat, humihili po kami. Nataos po sa pangasalamat. Taos po yung mga salamat sa ginawain niyo po sa aming pamilya, sa po ng mga kaibigan namin, kamag-anak. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ilan po tinanak po yung mga bata. Sa kahit na ba mapagbibigyan o sana aasa pa, kaya ko pa di nasa.